Samantala, sa pinakauling ulat ng NDRRMC, 5 patay at 6 ang sugatan dahil sa pananalasa naman ng habagat. Narito po report. Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang isang mangingisda na nalunod sa Bislac River sa Vintar, Ilocos Norte. Hindi na raw nakayanan ng biktimang si Edimar Pascua ang lakas ng agos ng tubig. Batay sa paunang investigasyon, nadulas daw si Pascua sa malalim na bahagi ng ilog ng tangkang mangisda. Isang residente ang sumaklolo kay Pascua, ngunit hindi na siya naisalba pa. Sa Bontoc Mountain Province, idinadaing ng mga maninindda ang matumal na bentahan ng gulay. Mas pinipili raw kasi ng mga residenteng manatili na lang sa kanilang mga bahay dahil sa pag-ulan. Dagdag pa sa problemang yan, ang pag-anod ng baha sa ilan nilang paninda. Nagmistulang ilog naman ang kahabaan ng MacArthur Highway sa Barangay Tikay sa Malolos, Bulacan dahil sa bahang dala ng walang patid na ulan. Halos lumampas na sa gulong ng mga sasakyan ng baha. Sa gitna naman ng mga pag-ulan, isang sawa ang nahuli habang lumalangoy sa baha sa loob ng isang bahay. Mahigit 6 na talampakan umano ang haba nito. Sa Calatagan, Batangas, sa Barangay Luksuhin National High School dinala ang 15 pamilya matapos inilikas nitong gabi ng Sabado. Dahil sa walang patid na ulan at malakas na hangin, agad dumaksyon ng lokal na pamahalaan at mga pulis para ilikas ang mga residente. Karamihan sa mga inilikas, mga bata. Hindi naman gaanong nagtagal ang mga residente sa evacuation center at pinauwi rin sila kinabukasan. Apektado naman ang paghahanap buhay ng mga mangingisda sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Hindi man direktang naapektuhan ng habagat, 3 araw nang hindi nakakapangisda ang mga residente dahil sa malalakas na alon. Sa ibang bahagi naman ng lungsod, nagkalat sa kalsada ang mga sanga ng puno dahil pa rin yan sa malalakas na hangin at ulang naranasan doon. Tricia Zafra, GMA News.